At kaugnay pa rin sa pagsuspinde ng FIBA kay Kiefer Avena, makakausap natin si Ginoong Sonny Barrios, ang Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Karapi. Opo. Sa ngayon po ba, malinaw na kung pati yung paglalaro ni Ravena sa PBA ay apektado nitong ban ng FIBA sa kanya? Maliwanag naman na apektado, Karapi. Mm-hmm. Hindi naman na, it's not a gray matter, no? It is covered. Mm-hmm. So covered, ano po yung nililinaw pa ng SBP at ni Ravena dito po sa FIBA? Kung pwedeng pagbigyan, no? Mm-hmm. What I'm trying to say, maliwanag na covered. Mm-hmm. Pero sinasabi natin, pwede bang pagbigyan doon i-reconsider PBA. No? Mm-hmm. Yung sa national team, dahil yung kanyang offense took place nung naglaro siya for the national team, eh tinatanggap na natin yon nang wala ng question. No? Pero yung sa NLEX niya, dahil kabuhayan niya yon, mm-hmm, yun lang ang pinagkakakitaan ng tao at yun eh nakakatulong siya sa kanyang pamilya dun sa kinikita niya, yun ang medyo ika nga pinapakiusap natin, baka pwede. Mm-hmm. Dahil malaking kawalan po ito para kay Ravena, isa't kalahating taon, hindi po ito biro para sa isang professional athlete na yun ang pinagkakakitaan. Correct. Pero syempre, we are managing our expectation, hari nawa mapagbigyan, no? Pero kung hindi, eh di tatanggapin naman natin. Alam din ni Kiefer yon, mm-hmm, na at ang sabi nga niya, handa siyang sumunod kung ano pa man ang magiging final decision ng FIBA sa kanya. Mm-hmm. Sa press conference nga po kahapon, nabanggit doon na ito'y malaking leksyon. Common ho ba na ganito na may mga natitake yung ating mga atleta, hindi naman sila para mandaya, pero hindi lang talaga sila aware na meron pala mga ingredients doon sa kanilang mga naiinom or posibleng kinakain na bawal pala doon sa napakahabang listahan ng World Anti-Doping Agency? Iyan ang isang lumalabas ngayon na alam mo yung listahan, Karapi, ng WADA is dated January 2018. Opo. No? Mm-hmm. So, that means updated yon as of early this year. Mm-hmm. No? May mga nagsasabi na yung ganitong ingredient nung 2016, wala pa, hindi pa ganito. So, merong evolution yung listahan na yan eh. Opo. So, ang leksyon dyan, sa totoo lang, medyo mabigat kasi lumalabas, kailangan lahat ng atleta, hindi lang basketball player, lahat ng atleta na involved sa palakasan na covered ng WADA, yung World Anti-Doping Agency, eh talagang kailangan pala napaka alert sila and masinop, mm-hmm, na pag meron silang biniling tinatawag na supplement, no, to make you feel fresh, to make you rejuvenated, etc., eh titignan nila lahat yung listahan ng label. Mm-hmm. And then they have to cross-check that against that makapal na listahan ng WADA. Yun na nga, no? So, hindi ganun kadali yun, Karapi. Kaya nga yung tinatawag nating information drive, pinag-aaralan how best we can help all our Filipino national athletes especially, no? Kasi pag binasa mo yung listahan, the way nakalagay doon, mga pang-twister medical names ata yung mga yun eh. Oo, no? Nga po, medyo so, hindi pamilyar yung marami dun sa mga terms na yun. Yung regular person na like us, binasa, naku, anong kaya ibig sabihin itong hygiene namin, metal something, mm-hmm, I mean, mga ganun-ganun. Hindi ganun kadaling maintindihan. Mm-hmm. Pero para ma-qualify lang din ho natin itong kaso ni Ravena, kahit na po yung mga sikat na world athletes katulad ni Maria Sharapova, ganito rin ho nangyari sa kanya, hindi ho ba? Dati yung tinitake niyang supplement ay hindi banned, pero nag-update yung WADA, eh banned na pala, pero tinitake pa rin niya dahil hindi niya alam na ito ay isa ng banned substance. So, ganun po kabigat yung responsibility ng mga atleta at yung kanilang mga coaches po siguro para ma-update naman yung kanilang kaalaman patungkol sa WADA list. Oo, kaya nga ang
nakikita naming one positive and proactive step is the information drive, no? Like I said, pinag-aaralan pa kung paano mapapadali. Kasi kung halimbawang you will name brands, no, ng supplements, baka magkaroon ng legal issue doon sa owner ng brand na bakit mo nilagay sa listahan ninyo at pinapublicize mo yung produkto ko. Hindi yata maganda yan. Kasi legal naman po yung mismo produkto. Oo, kasi legal yun eh. Yun nga ang pinoint out natin kahapon. Iba yung illegal drugs, iba yung prohibited substances ng WADA. No? Yung tinatawag na illegal drugs, yan, mga cocaine, heroin, shabu, etc. na kapag kinonsume natin, makukulong tayo. Opo. Eh, itong mga substances na to na nasa WADA list, halimbawa, yung mismong ininom ni Kiefer, kahit sinerve natin yun kahapon sa press conference at lahat tayo nag-inuman nun, hindi tayo makukulong. Di ba? Pero kung nag-serve tayo ng shabu doon, eh, kulong tayo. Yun ang malaking kaibahan, no? Opo. Kaya, we want to make that specific distinction na itong si Kiefer natin, eh hindi naman ganong klaseng substance ang kinonsume niya. Iba. Panghuli na lang po, very quickly, ano pong epekto nito para sa Team Gilas? We understand merong dalawang games ang Gilas para sa Asian FIBA qualifiers. Meron hubang epekto ito? Gayong hindi makakapaglaro itong si Ravena? Siguradong meron because alam nyo naman na Kiefer is a vital member of the team. Pero yun na nga, we will deal with the cards as dealt to us. We'll have to make do with what we've got at magsama-sama ang mga manlalaro natin sa Gilas para still we will do our best dito sa mga upcoming laban natin. Okay. So of course, hindi siya, pwede naman rin lang siya makipag-practice ano, sa Gilas. Hindi lang siya pwedeng maglaro kapag international game na. Mas malulungkot ka, Rapi. Pag sinabi ko sa iyong pati ensayo covered na. Ah, ganun ho ba? Oo. Oh, wow. Okay. Ganong kabigat. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon na ibinigay po sa amin. Anytime. Sige, mabuhay kayo, Rapi. Salamat po. Si Sonny Barrios, ang Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas.